sa inyo, guys. Ang topic po natin ngayon sa video nito ay para po ito sa mga taong gusto kumuha ng postal ID. Postal ID po tayo ngayon. Sa babae, pag single po, kailangan nyo po ng barangay clearance at saka birth certificate. Kailangan po yan. At sa babae naman na may asawa, kailangan nyo po ng barangay clearance, birth certificate, at saka yung marriage contract. Na kung po niyo kukunin nyo sa NSO na ang pangalan po ngayon, binago na po ang pangalan ng NSO ngayon, ginawa na po ng Philippine Statistic Authority. Then yung sa ano naman, sa lalaki, dalawa lang po ang kailangan nyo, barangay clearance at saka yung birth certificate. Kasi pagkakumpleto na po kayo ng mga ganyan, ay magsadya na po kayo sa mga post office na merong nagre-receive para sa mga application ng postal ID. Kasi doon po, bibigyan po kayo ng, ng form. Ang form po natin, yung wala pong bayad yan. So, pildapan nyo lang yan. Then, pag na-pildap nyo na po yan, ipapasok po ng encoder yan sa biometric system. At pagka na-encode na po yan, i-double check nyo lang po kung tama po yung spelling ng pangalan mo, tama yung home address, lahat ng mga data dapat bago na-encode na po yan. Pag-check po naman sa inyo yan eh. Pag tama na po lahat, so, yun. Ngayon na plastic ID na po siya ngayon. Tsaka, ang processing po niyan ay meron siyang 3 weeks na processing. I-deliver na lang po sa inyo yan. Pagka okay na, pwede nyo na pong gamitin yan. Tsaka, hindi katulad dati, ano po yan eh. Secondary lang yan eh. Lalo na sa ano ngayon, sa pagkuha mo ng passport, ino-honor na rin po yan as parang katulad ng SSS or GSISID. So yun lang po no, yung sa mga gustong kumuha ng postal ID, siguro din nyo pong meron na kayong mga requirements bago pumunta ng post offices. Pwede ng pangalan mo, tama yung home address, lahat ng mga data dapat bago po, ma-double check niyo po yan para at least hindi po masayang ang punta nyo. At saka, so good luck sa mga gustong kumuha ng postal ID. I hope nakatulong po ang video ito sa inyo. Maraming salamat po. Yeah.